Okay, back to for sale po tayo ngayon. Meron kami papakita sa inyo ngayon na 12-seaters na van. So, ito consigned unit sa atin, iniwan sa Bicol Auto-Search at again, nagpapatulong po sila maibenta. So, itong van na ito, private used, never been used for carpooling or pinaparentahan or company service. So, private lang po talaga siya. Kaya, magandang maganda po siya. And, papakita namin sa inyo ang interior, exterior, then, samahan nyo rin po ulit kami mag-test drive nitong sasakyan. Right? So, mag-aircon tayo kasi medyo mainit. So, this van. So, ito po yung Nissan NV350 na van. 3, 6, 9, 12. So, 12-seaters pero pwede po siya hanggang 12, 13, 14, 15, hanggang 15-seaters kung medyo maliliit lang naman yung sakay mo. At yun, kung makikita nyo po, sobrang ganda pa niya, sobrang sariwa pa. This is 2016 model, by the way, and diesel engine, 2.5 engine size niya. So maliit lang pero napaka-powerful kasi na-drive ko na po ito from here to Legazpi City. Napaka-powerful niya. Ang ganda. Sabi nga namin parang ang ganda nito pang Manila. Kung gagamitin ito sa Manila sa mga long drive. Super bilis. Super powerful siya. At tapos ang gandang i-drive ng sasakyan. Okay? Then kung makikita nyo dito, simulan natin dito sa front. Sa steering wheel niya, sobrang ganda pa, sobrang sariwa pa yan, no? Kitang-kita mo pa siya, super detailed pa, hindi pa siya faded, even here, this one, so hindi pa siya ganon ka-fade. At ang dashboard niya, yan, simpleng-simple lang, basic lang ang design niya. Ang stereo niya, yan po, basic stereo, pero pwede mo po yan i-upgrade, pwede mo siya lagyan ng touchscreen or Android or whatsoever. Na kung gusto mong upgrade, yan, aircon vents niya, ang ganda rin ng design niya kasi parang marami siyang circular motion or mga curve. So parang yung design niya dito. So all plastic po dito, sa dashboard niya all plastic po siya. And here we have here the aircon control. Ito yung lalagyan ng cup holder. Ito po, rear cooler. So, kung magbubukas ka ng aircon sa likod o ng cooler sa likod. So, yan po siya. Ayan. So, basic lang din ang control. And ito, meron siyang compartment dito. At meron din dito sa baba. Alright? So, dito, sa gitna, kung makikita nyo, meron din siyang space here na pwede mo lagyan ng kung anong gamit. Ayan. So, sa pinto naman niya, all plastic, walang leather, walang combination ng yung madalas dito, may leather dito, minsan may tela dito na design, pero ito wala, all plastic po siya, and naka manual windows lang po yan. Ayan. Sa airbag niya, steering wheel niya, naka-airbag na rin po siya. I think dito, parang driver side lang ang airbag niya. So, andito lang siya sa driver side, okay? And, may control. Andito sa ilalim ng steering wheel yung pag-open ng tank. And ito yung handbrake niya. So, sa handbrake niya, pinupull lang din siya. Yan, tapos bababa mo. Mag-handbrake ka, ihilain siya pataas. Parang L3. Parang L300. So, ang iba kasi andito. So, ito siya sa baba. Okay? So, Basic lang naman siya. Andito yung signal lights. Andito yung control ng wipers. And lights working. Ito, wala din naman. Mirror. Yan. Then, Mattings. Sa mattings niya, hindi na siya, may nilagay ng aftermarket na additional mat, pero andito yan, ito yung original, ito kasama na rin po, ito kasama na rin daw po ito. So ayan, malinis pa po siya. And of course, kung makikita nyo po, naka
naka-leather seats po siya. Ayan. Hindi po siya cover, hindi lang siya seat cover, talagang fitted na siya na leather seats kagaya nung pinapagawa natin, okay? So check tayo sa likod. Ito ang maganda dito kasi sobrang taas. Pag bumababa ako parang bata. So, so sobrang taas niya, mahirap din ang pag-akyat. Tingnan nyo, yan, pag-akyat ka. Pero maganda siya kasi, sobrang taas, kitang-kita mo yung kalsada, kitang-kita mo yung nasa baba. Okay? So ito, na-adjust din pala ito. Forward, backward, nare-recline din siya. Yan. Recline din. And ito, pwede mo ito ibaba. Yan. Okay? So kung wala ka naman sakay dito, pwede mo ito ibaba para at least to relax. Pwede ka mag-relax ng ganyan. Or pwede mo rin, kung meron kang merong sasakay dito, pwede mo sinas. Lalo na kung babiyahe kayong Manila, or babiyahe kayo ng long distance, tapos punong-puno kayo, pwede po ito ma-occupy. Pero mas maganda, ang andito po sa gitna, mas maganda asawa mo or girlfriend mo. Huwag ka magpapasakay dito ng iba kasi delikado. Tara! Sa likod tayo. At so dito, pwede mo tayo baba. Yan. Kasya dito tatlo, pero kung medyo maliliit, pwede dito mag-apat. Ang maganda dito kasi, yung style ng upuan niya, hindi ko alam ito kung captain seat ba ang tawag dito or ano. Kasi ito, pwede mo siya i-recline. Yan o. Yan. So unlike sa ibang Urban, I don't know kung depende, siguro depende sa variant. Unlike sa iba na parang ano lang, ang upuan niya yung mga pang mga UV Express lang na hanggang dito lang siya. Tapos ito, sobrang liit. Pero ito hindi. Napaka-comfortable niya o. Relax ka, may headrest ka. At maganda doon, hindi lang siya dito sa second row. Even sa third row, hanggang sa fourth row niya, pare-pareha siya ganito. Okay? Yan. And, of course, meron na rin dito cooler control sa likod. Yan o. Ay, naka-off. Grabe, lamig agad oh. Yan. So may control ka na din dito sa likod. At maganda dito kasi ang dami niyang aircon vents oh. Meron dito, dito hanggang dun sa likod. So ibig sabihin, lahat na row ng upuan, meron siyang mga aircon vents. So dito, the same size na andyan, pwede mo rin ito ibaba. Yan. So nare-recline din siya. And ito, may aircon vent dito. Dito meron ng aircon vent hanggang dito. Ibig sabihin hanggang dito sa likod, malamig talaga siya. So, very spacious. Kung makikita nyo, ang luwag dito sa likod. Talagang magiging comfortable ka. Unlike sa ibang mga van, yun nga, kadalasan sa mga UV Express, parang ito, ino-occupy pa nila ito. Nag-ilang row dito, 1, 2, 3, 4, hanggang 4 rows. So talagang may na-maximize nila. Since ito po na van na ito, private use lang naman siya, hindi nila minaximize. So talagang napaka-spacious dito sa loob. Kaya makikita nyo dito, oh, ang laki. Ang laki ng space niya. Napaka-comfortable. Yan. So pwede pa kayo maglagay ng mga gamit dito. And ito, kung makikita nyo, ang sidings niya, meron siyang leather na design. Kagaya doon, kagaya dito. And meron na rin dito yung speaker, kaliwa niyan, meron din dito sa side nito, sa kabila. Alright? Then, ano pa ba? Dito, meron siyang windows na pwede mong i-open. So, kung gusto yung mag-open ng window, yan. Kung hindi kayo mag-aircon, pwede nyo ito buksan. Unlike sa ibang van na talagang close siya, kaya minsan kapag nawawalan kayo ng aircon,
walang papasok na hangin dito sa loob, kaya hindi siya maganda. So meron din dyan, at of course meron din dito sa yan, yan na nasa pinto. Then yun, matings niya. Yan po, aftermarket. And ito, kasama na to dito. Second layer, first layer, ito, ang ganda pa niya. Naka-click pa talaga siya. Yan, oh. Hindi pa siya punit-punit, wala pa siyang mga damages. Alright? Lights. Okay, so that's it. Ilalim. Andito yung tools pang kuha ng reserve. Okay. Andito yung gas tank niya sa passenger side, sa likod. Dito naman. Ayan, makikita nyo po, andyan pa yung emblem ng Nissan NV350. Naka-white plate na siya. Ending plate niya is 1. So, January. And here, ang taillight niya buong-buo, and also here, so buong-buo pa po siya. Then makikita niyo, meron na rin po siya ang reverse sensor. Ayan, nabawasan ang isa. Pero functional po yan, gumagana po ang reverse sensor niya. So, meron pa siyang center taillight dito sa likod. So dito, of course, pwede mo rin po interfold. And here, alam ko pwede rin ito interfold. May magic pa ito dito eh, pero hindi ko lang kabisado kung paano. Yan! So kung magla-luggage ka, if ever may mga luggages ka, pwede mo siya itaas. Kung wala ka naman pasahero dito, so this will give space para sa mga luggages mo. And also this one, na itataas din po ito kasi hindi ko lang makuha kung paano yung ano niya, yung technique niya. Ito kasi simple lang naman, niikot lang. So, nakalock na po siya. Okay, so that's it. And ang reserve tire, andyan po, nasa ilalim. Hindi ko lang kung masisigot na siya sa ilalim. Masigit pa? Yes. Okay. So, yun. Pagod niya, wala siyang mga dents, wala siyang mga scratches, wala siyang wala pa siyang mga masin niya kasi all original pa po siya. So wala pang ginagalaw sa paint niya. Then sa tires naman niya, 195, rim 15. Ang tires niya siguro mga nasa 80% tire tread pa po ito. So matagal-tagal pa po yan. Ang gano'n na glass niya, medyo madumi na nga lang kasi may mga water marks, pero madaling-madali na lang po natin yan linisan. Alright? Then, of course, yung antenna, wala pa siyang rain visor, pero not necessary naman ah. Pero kung if ever mag-rain visor, eto lang naman na front ang nilalagay dyan. Then here, of course, ang windows niya, manual po ito ginagalaw. Mirror niya. Manual control po ito. Yan. Yan lang po ang adjustment niya. Pwede mo adjust ng ganyan. Okay? So, dito sa front. Ang front, ako type ko talaga. Type ko yung forma niya sa harap kasi napakataas niya, napaka-maskulado niya, tsaka ang forma niya tingnan. Lalo-lalo nasabayan mo pa ng sobrang linaw na headlight, you know, at sobrang laking bumper. So, ang ganda, wala kang makikita mga
mga dami chest sa kanyang body. Kaya goodbye po po itong sasakyan nito. Ano? So John. Okay, so we almost forgot yung engine niya. So hindi natin din makikita sa hood niya or sa labas kundi dito sa loob. So makikita niyo po, meron po siyang lock dito. Yan. Yeah, so ito naka-lock po ito. Yan, lock mo lang. And also here sa my driver side. Yan po. Okay. Naka-lock. Yan. Then itataas mo lang po ito. So dapat nito naka-fold siya. So pag tinaas mo po ito. Wait lang. Sumasabi ito. Sabit ba? Hindi, yeah, din lang sabit. So yan. Yan po ang engine. Hindi ko lang alam kung paano ito. Di ba dapat may lock to? Hindi ko alam eh. Pero yan o. It comes with a Mokalite battery 3SM. Yan po, sobrang laki ng battery niya. Bagong-bago pa po yung battery. And yung engine naman niya, yan po, sobrang linis. Wala kang makikita pang mga damages or mga pinalitan sa sasakyan. All original, and yan po may mga kasasilid pa po yan. Okay, so ibaba na natin at sobrang bigat. Hindi ko alam kung paano eh. Ayan, eto makikita nyo po, yan no, pang ilalim niya talagang sobrang ganda pa. Kinis, malinis. Sobrang kinis, sobrang linis. Okay, so test drive. Tara. Shabu. Tara, shabu. Shabu, shabu. Shabu, hi po. Okay. So again, sabi ko nga na test drive ko na po ito. Na-drive ko na po ito from Sorsogon to Legazpi. Pero gusto pa rin namin siya iparana sa inyo. Ano? Wala man kayo dito sa amin, pero at least makita nyo, maramdaman nyo. So isa lang sa na-observe ko dito para sa akin, hindi ko sure kung normal ba ito sa van, matigas lang talaga yung clutch nya. Yan. Siguro pwede naman ito palambutin. Diba? Maririnig mo yung tunog na yung engine niya, alam mong talagang napaka-powerful niya. Minsan nga kahit yung mga kalsada na dadaan nino talagang pataas na pataas, kahit naka third gear ka or fourth gear ka, kayang-kaya niya. Wala siyang vibration sa manivela, wala rin siyang kabig. Ano? Ayan, pakit tayo, naka-kwarta lang ako, naka-fourth gear lang ako. Pero pakyat tayo niyan. Ganda rin ang kusina niya. Ayan. Ang lamig ng aircon, sobra. Tatak talaga ng Nissan, no? Pero actually, kahit yung iba naman, nai-improve na rin nila yung aircon system. Ang Suzuki, sobrang lamig din ng aircon. Pero ewan ko sa mga mekaniko talaga, pag sinabi daw ng aircon, Nissan. Pag sinabing Nissan, wala na tayong pag-uusapan pagdating sa aircon. Yun yung sabi ng mga mekaniko. Pero I think lahat naman na, sa paglipas ng panahon, napapaganda din, nai-improve. Yan, so hindi na po tayo makadaan doon sa pinag-test drive natin ng off-road kasi ongoing na ang construction sa Lumina Homes dito sa Sorsogon. So hindi tayo sure kung papapasokin tayo doon. But anyway, pupunta na lang tayo sa Bacon, Sorsogon. Wala man dito off-road, pero at least makapag-drive tayo ng malayo na yun.
you know, sobrang ganda, sobrang tama lang yung ano niya. Walang kakabit-kabit, kahit pag nagbe-brake ka, wala siyang vibration, no? Normal na normal. Ang ganda nito pang pamilya, ang ganda nito pang negosyo. Pwede nyo ito parentahan, pwede nyo ito, ang dami din kasi ngayon naghahanap ng rarentahan na sasakyan. Although hindi natin in-encourage yan kasi sa pagpaparenta ng sasakyan, kailangan po dyan ng license eh. Pero kung dito lang naman sa probinsya, pwedeng-pwede. Marami po kasi kahit nga dyan sa amin may mga nagtatanong family outing or magpapasundo lang sa airport, nagre-rent sila ng mga ganitong sasakyan. So, pwede nyo itong ano, pwede nyo ito gamitin sa negosyo. Sarap na i-drive. Hindi lang ako makapagtakbo ng mabilis ngayon kasi medyo madaming sasakyan sa kalsada. Pero kahapon, nag-try kami nito ni Pops. Nag-umabot kami ng 140. Pero ang dami pa. Sobrang humihingi pa yung makina niya ng takbo. Kayang-kaya pa niya tumakbo ng mas mabilis. But imagine, nasa 140 na yung takbo namin nun. Minsan ikaw lang yung matatakot sa speed mo eh. Kasi baka, ano yun, baka hindi mo na ma-handle or hindi mo na ma-control yung sasakyan. Pero sa takbo namin na 140, napaka-stable pa ng sasakyan. Walang wiggle, walang hindi, parang hindi ka matatakot. So, isa pa, sa Nissan, napansin ko pala may indicator siya na hindi ko alam sa mga old, pero sa mga modelo, kagaya nun na Nissan Navara natin, may indicator siya kung mababa na yung gas mo, may indicator siya kung ilang kilometers na lang yung kaya mong itakbo. Pero hanggang 80 kilometers lang. Pag before 80 kilometers na lang, yan na lang oh, lines na lang yung lumalabas. Pero kapag madami-dami pa, makikita mo 100 kilometers pa ang kaya mong takbuin. Parang signs na siya na kailangan mo na mag-diesel. Maliba dyan, meron din siyang indicator kung kailangan mo na mag-shift ng gear, yan o. Nakikita mo yan na sa gitna o. Ibig sabihin, may arrow pataas, kailangan mo na mag-shift pataas o. Yan, so nawawala siya. Wala kang maririnig na kalampag sa pangilalim, pero minsan, kapag may mga biglaan, dito sa dashboard ka may maririnig kang parang pero very normal, sobrang ganda. So sa lahat dyan na naghahanap ng van, sa lahat na naghahanap ng sasakyan na pwedeng pang pamilya, pwedeng pang negosyo, pwedeng maramihan yung sakay, lalo na kapag madami kayo sa family nyo, madami kayo, gusto palaging magkakasama kayo every time na magta-travel, tamang-tama po ang ganitong service, tamang-tama ang ganitong sasakyan. Pwede kayo makapunta nito ng Manila, pwede kayo mag-Bagyo, so kahit saan pwede nyo marating, kayang-kaya po itong sasakyan na ito. Wow, coastal road na naman ito pa. Grabe, ang green talaga yun pa. Saan kaya po ito? Anyway, so dito tayo sa Bacon, Sorsogon. Wala ka tamad na dito. Wala tayo. Okay, mga plus. So, pag-usapan natin yung price nitong sasakyan na ito. Sabi muna tayo at nahawak tayo ng cellphone. Bawal po mag-cellphone habang nagda-drive. Parang sarap mag-ice cream. So, sa price po natin nito, ang asking price for this car is $750,000. So, sa $750,000, kasama na po dyan ang, of course, kami na po yung mag-detailing ng salamin. Kami na po ang maglilinis, paikot, interior and exterior detailing. Then, isasama na rin po namin yung papalitan natin yung hubcap kasi kung makikita nyo,
kulang siya ng hubcap sa likod. Naka-steel rim lang po siya. Kulang yung hubcap. So, papalitan lang natin yon. So, sa amin na po yon. And of course, 750,000 kung saan man kayo, if ever malayo kayo na lugar dito sa Bicol, pwede po natin pag-usapan yung delivery charges. So, since meron naman po dito kasi ibibigay na rebates ang seller sa Bicol Auto-Search, so tingnan po natin kung pwede kami makapag-share. Halimbawa, sabihin natin, Metro Manila, 12,000 usually ang charges, pero kung malaki pa naman yung profit margin namin, minsan binabawasan namin, ginagawa lang namin 8,000 pesos yung delivery fee. Okay? Kapag financing, pwede nyo po ito pasok sa financing. All-in down payment is 277,000. Kasama na dyan ang processing fee, ang transfer of ownership. Pero, baka i-require din po kayo ng Asia Link ng comprehensive insurance. So, if ever i-require po kayo ng Asia Link ng comprehensive insurance, so sila na po ang magbibigay sa inyo ng computation. Okay? So, separate na po yun dito sa 277,000. So, sa kanila nyo na po yun babayaran. For 1 year, ang amortization niya is 50,575. Sa 2 years naman is 28,700. Sa 3 years is 21,408. And for 4 years is 17,762. So yun, kung nakikita nyo po na kayang-kaya nyo po ito sa monthly amortization at gustong-gusto nyo po ang ganitong sasakyan, tawag po agad kayo sa aming official number or visit kayo sa aming Facebook page para makausap nyo ang aming staff regarding dito sa sasakyan na to. Okay? So, paunahan lang po tayo kasi medyo madami-dami yung nagkaka-interest nito. Madami na po yung nag-inquire nito. Kaya, ni-rush po namin na i-post po agad ito sa YouTube channel natin. Okay? Quick video lang po tayo kasi loaded pa po tayo ng schedule. At least po, hindi lang ito sa marketplace mapupost. Mabibigyan din ng chance yung mga viewers natin sa YouTube, lalong-lalo na yung mga naghihintay talaga ng sevens, mga ganitong van. Okay? So, thank you very much for watching. Have a nice day. God bless and keep safe.